Beautiful flower, guys. Ang ganda ng bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, guys. Yun yung aking anak, guys. Hapon na nagdidilig na lang. Ang init-init na dito sa labas. Kaya habang wala pa yung haring araw, kukunin na namin ito. Ayun, guys. So, ang daming bunga. Ayan. Igigisa namin mamaya. Pahawakan namin ito. Pahawakan namin. Ayan, oh, laki ng dahon. Pag kumukuha kami, hindi namin na, guys, binubunot. Kasi noon, binubunot namin. Kaya sabi ng mister ko, huwag na daw bunutin lahat para sa susunod. Meron pang pagkukuhanan. Kaya ang ginagawa namin, ginugupit na lang namin. Ayan, guys, yung aking mga paso na pagtataniman ng aking mga halaman. Ayan, bali, 12 paso yan, guys. Pinabili ko sa asawa ko kagabi. Kasi ito yung mga halaman na dala ng aking mama. Galing pa ito, guys, ng Cavite. Kaya ayan, para matanim ko na, guys. Ang dami nito. Ayan, no. Kaysa bibili pa ako, guys. Ayan, biniling ko sa mama ko na huwag niyang kalimutan. Kapag pumunta sila dito, magdala siya ng halaman. Ang daming klase. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. Lima. Anim. Ang dami niya, guys. Anim. Ayan pa. Pito. Walo. Siyam. Ang dami. Sampo. Anse. Ang dami niya, guys. Na klaseng halaman. Bali, 15 itong klase, guys, ng halaman. Tapos meron pang ganito. Mahahaba. Pang indoor daw ito, guys. Ayan ang haba nyo. So ngayon, itatanim ko na, guys. Kasi nung 13 pa nila, ito din nila dito sa Pampanga. From Cavite. Ayan ang pitsa na tayo ngayon, guys. Kaya ngayon, ililipat ko na siya. Kasi sayang naman, baka masira. Ay mamatay. Tsaka meron pa dito maliliit. So ayan, guys. Magtatanim na ako, ha. Diyan muna kayo. Naka-ready na yung ating paso. Ang mustasa, oh. Napakataba. Ang laki ng dahon niya, guys. Oh. Tinan mo. Gapalad ko ang laki ng dahon ng mustasa. Sobrang taba. Ayan. Tapos meron pa dito. Ito yung mga transplant namin noon, guys. Kung matatandaan nyo doon sa last video ko. Ayan, oh. Ang tataba niya, guys. Tinan nyo. Lalapad ng dahon. Pagka magluluto kami, guys, ginugupit na lang ng mister ko. Ayan, no. Ginugupit. Ginugupit na niya na lang. Hindi namin binubunot. Ayan pa, oh. Ang tataba ng kanyang dahon, guys. Ayan pa, oh. Marami ito. Bali, yan na lang, guys, ang natitira. Kasi yung iba, niluto na namin. Sayang nga kasi hindi namin na videohan noon. Kasi nung nagkataon, nagka-COVID ako, guys. Isang linggo akong hindi lumabas dito sa aking garden. Kaya ito pa, oh. Ang taba niya, guys. Ayan, oh. Ang lusog. Kapag nagugulay kami, isa ng sabog namin sa sigang, ginugupit na lang namin. Hindi namin binubunot lahat. Tsaka ito, nagpatubo ulit ako, guys, ng mustasa. Para bago man naubos yung malalaki, meron naman kaming panibagong itatanim. Ayan, oh. Mga ilang araw pa, pwede ulit yan ilipat. Yung aking mga cherry tomato, ayan. Yung ibang harvest na namin, guys. Yung aking mga sili, ayan, marami din bunga. Yun, may hinog na. Ayan, may hinog na. Tapos yung mga siling pang sigang. Ayan. Tsaka ayun pa, oh. Diba, guys, hindi na namin kailangan pang bumili ng sili. Ayan, marami siyang bunga. Ayan. Tsaka ayan. Ang dami na namin ditong harvest, guys. Ayan pa, oh. Ang daming bunga. Sili. Ayan.
Tapos ayan, papaya. Sana mamunga ang papaya na yan. Para pag namunga, hindi na bumili. Ito naman yung tanim ng aking asawa, guys. Yung okra. Nakakatuwa kasi maliit pa siya, guys. Pero meron na siyang mga buong. Ayan. Meron na siyang mga buong. Maliliit. Nakatanim lang yan, guys, sa mga galon ng mineral water tsaka ng soft drinks. Ayan, no, may mga bunga na siya. May mga bunga na. Ayan. Tsaka yun. Sana mamunga siya, guys, para hindi na natin kailangan pang bumili ng okra. Kasi kami, guys, mahilig kami sa gulay. Ayan, meron na siyang mga bunga. Maliit pa siya. Tapos ito, nagpatubo din ako ng kamatis. Ayan. Marami na naman tayong kamatis niyan, guys. Tsaka ito, ano pa yan, mustasa ulit. Nagpatubo ako ng mustasa. Ayan, mustasa. Tapos ito, sili ulit. Para kung sakaling tumanda na yung mga sili ko. Ayan, may panibago na naman tayong sili, guys. Tsaka ayan, nagpapunla din ako dito ng opo. Ayan, guys, so opo yan. Tumubo na. Ayan. May mga seed dyan, guys. Tsaka dito naman, ano, radish. Nagpatubo din akong radish. Tsaka ito naman, ano ito, luya, guys. Ayan, luya. Luya yan. Tsaka ito, guys, ano yan, yung kulitis yan, guys. Ayan, kulitis. Puro gulay-gulay. Tsaka doon marami pa tayong kamatis. Ayan. Dami nating tanim, guys. Naman, guys, ano yan? Kalamansi. Nilalagyan ko siya ng mga eggshell. Dinodoro ko tsaka nilalagay ko sa mga halaman para mataba. Kaya ayan, sana mamunga na rin itong ating kalamansi, guys. Masarap kapag meron kang mga tanim. Kasi meron ka ng libangan. Nakatipid ka pa kasi hindi mo na kailangan bilhin. Naman yung aking mga halaman. Ayan, guys. So, ang tataba ng aking mga halaman, guys. Ayan din ang aking libangan. Aking halaman. Saka sa taas. Sa taas, guys, ang ganda. Oh. Para mga plastic. Ang dahon niya, ang ganda. Tingnan mo. Para siyang plastic. Ang ganda. Ang ganda talaga, guys, kapag mahilig ka maghalaman kasi bukod sa mayroon ka ng libangan, nakakalibre ka pa sa gulay. Yan ang ginagawa ko dito kapag mayroon akong time. Nagtatanim ako ng gulay, ng mga halaman. Harvest ulit akong talbos kamuting kahoy. Ayan, talbos kamuting kahoy. Talbos kamuti, guys. Ayan. Igigisa ko siya, guys. Fresh na fresh sa akin, galing sa aking garden. Tapos, ayan, meron din tayong bataw. Nag-harvest na ako, guys, kahapon. Yung alang di ko na kuha lahat. Kaya yan, kinuha ko na ngayon bago pa siya tumigas. Tapos, nag-harvest na rin ako kahapon ng sitaw. Meron palang naiwang isa. Ayan. Tsaka sili. Igigisa ko sa, guys, sa makarel. Ayan, di ba, meron na tayong pang-ulam. Tapos, fresh na fresh pa galing sa garden. Hindi na natin kailangan pang bumili. Nakatipid na tayo. So, ayun lang, guys. Magluluto na ako ng ulam namin. Beautiful flower, guys. Ang ganda ng bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, guys. Yun yung aking anak, guys. Hapon na nagdidilig na ng halaman. Nagdidilig na siya ng mga gulay. Ayun. Yan ang trabaho niya araw-araw. Pagdating ng hapon, nagdidilig na ng mga tanim naming gulay. Ayan yung aming papaya. Mataas na din. Guys, tinan mo yung mustasa ko. Ang laki ng dahon, no? Tinan mo yung palad ko. Mas malaki pa sa palad ko, guys. Yan yung aking mustasa. Tapos,
Ito naman guys, ano yan? Bawang. Ayan. Yung bawang. Tapos guys, tingnan mo, oh, meron pala ko sa inyong isi-share guys. Kung wala kayong lupa sa bahay ninyo, pwede kayong magtanim guys dito sa ano, sa mga galon ng mineral water. Katulad yan guys, pinuto lang ng mister ko. Siya ang nagtanim niyan guys. Tingnan mo, napaka baba niya pa, pero meron na siyang mga bunga guys. Ayan o. Tingnan nyo naman. Ayan o. Napaka baba. Siguro kung mga 2 dangkal lang siya guys. Meron na siyang bunga. Ayan, tingnan mo. Meron na siyang bunga. Nakakaawa nga kasi hindi kaya mabigat. Kaya ayan, natutumba siya. Lahat yan guys, may mga bunga na. Ayan o. Baka bukas pitasin na namin. Tsaka meron pa dito o. Ayan. Lahat yan guys, may mga bunga na. Ayan po. Nakakaawa kasi natutumba. Ayan o. Lahat yan nakatanim lang sa mga plastic container. Mga ano. Mga galon. Ayan, galon ng mineral. Ito lang yung aking mga halaman guys. Kasi ayaw ko munang bumili ng mga halaman. Lalo na yung mga mamahalin. Na nakikita ko sa Shopee tsaka sa Lazada. Kasi masikip pa. Hindi ko pa napapaayos yung aking garden. Ayan. Kasi yung dito banda guys, kailangan pa yan patambakan ng lupa. Ito yung aking magiging garden. Pero dahil wala pa tayong budget, kaya hindi pa namin napapatambakan. Hanggang doon pa yan guys. Ayan. Tsaka yan naman yung aking mga talbos kamuti. Tsaka mga sili. Hindi na namin kailangan pang bumili ng talbos. Ayan na yung aking anak ko nagdidilig. Tsaka yung pinatubo kong ano, sitaw guys. Tumubo na rin siya. Tsaka ayan pa yung mustasa ko guys. So tingnan mo. Sa sako lang yan nakatanim. Ayan o, lalaki ng dahon. Pag kumukuha kami, hindi namin na guys binubunot. Kasi noon, binubunot namin. Kaya sabi ng mister ko, wag na daw bunutin lahat para sa susunod. Meron pang pagkukuhanan. Kaya ang ginagawa namin, ginugupit na lang namin. Ang dami nito noon, yan na lang naiwan. Kasi noon, binubunot namin. Kaya ngayon, yung ginagawa namin, inaano na lang, ginugupit. Ayan o. Ayan pa. Ayan, ano din yan, bawang. Tsaka bawang. Tsaka nagpatubo ulit ako ng mga sili. Ay ko. Ayan. Ah, yun pala, hinug na o. Hindi ko nakuha. Ayan yung mga tanim. Kapag malawak na guys yung aking garden, maghahalaman na tayo ng magaganda. Sa ngayon, yan muna ang aking mga halaman. Tsaka doon pa sa taas. Gustong gusto ko yan kasi para mga plastic. Dito naman sa sira ng timba guys, nagpatubo din ako dyan ng upo. Ayan, tumubo na siya. Upo yan. Tsaka upo. Tsaka ito meron din tayong luya. Ito. Ito naman mga mustasa yan. Tumubo na rin. Tsaka ito pinatubo ko na pitsay. Ayan, marami. Marami akong pinatubo. Para hindi na tayo guys bibili pa ng gulay. Tsaka ayan, kamatis. Pinatubo ko din. Ayan. Good morning guys. Ngayon mag-harvest kami na gulay. Ayan o. Nilutuin namin mamaya tanghali at saka yun po ho, dami diba nakatipid na yun, hindi na kailangan pang bumili. Maga pa ngayon guys, wala pang alas 6, nga lang nag-harvest na kami kasi mamaya ang init-init na dito sa labas, kaya habang wala pa yung haring araw, kukunin na namin ito. Ayun guys, so ang daming bunga. Ayan. Igigisa namin mamaya. Pahawakan namin ito. Pahawakan namin. Ito na guys yung harvest namin. Tapos ngayon, kukuha naman kami ng talbos, kamote. Ayan. Tinan mo yung mga sili namin guys. So. Ang daming bunga. Ayan. Hindi na namin kailangan pang bumili ng siling labuyo.
Ah, meron pa palang naiwan dito. Kumuha na ako kahapon ng sitaw, guys. Meron pa dito isa. Kukunin na namin yan. Ayan na yan, guys. Kukuha naman kami ng talbos kamote. Pagsasama-samahin namin. Ayan, oh. Tsaka ayan pa. Ayan. Pag pinagsama-sama mo, guys, marami na din. At saka yung mga okra namin, guys, kunin na namin tagi sa isang bunga. Wala pa yung haring araw, guys. At ito mga dahon na ito, guys, gugupitin ko na rin para maluto na namin. Ito, guys, gugupitin ko lang. Ayan, oh. Gugupitin ko lang dito ng ganyan. Ang gunting. Hindi ko siya, guys, binubunot para ano. Nahirapan ako, saglit lang. Tsaka ito pa, guys, oh. Gugupitin ko lang yung dahon. Teka, nahirapan ako. Ayan, oh. Ayan, guys, kinugupit ko lang. Para ito na, guys, yung ating harvest sa aming garden. Ayan, mga dahon ng mustasa, yung talbos kamote, tsaka ito yung okra, tsaka yung bataw, tsaka mayroong isang talong, tsaka yung sitaw. Kasi ito nung isang araw ng harvest na kami nito, guys, tsaka ito. Ayan, mayroon pang natira, kaya kinuha ko na rin. Ayan, mamayang tanghali, gigisa ko yan, guys, sa sardinas pag samasamahin ko. O diba, guys, meron na kaming libangan, meron pa kaming gulay, hindi na namin kailangan pang bumili kahit pa paano. Meron kaming maiuulam at saka fresh na fresh pa, guys. Mainam ang meron tayong sariling tanim kasi bukod sa nakakawala ng stress, guys, dahil nalilibang tayo sa ating mga halaman, meron pang pakinabang katulad niya, no, meron na kaming maiuulam mamaya. Ayan, guys. Thanks God, kahit o paano, meron na kami napapagkukuhanan ng fresh na gulay. Ayan, mamaya, guys, iluluto ko na yan. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye!